Banana Sunday. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Tawagin na natin ang Banana Sunday Barkada. Tatawagin natin sila base sa mga grupong kanilang kinabibilangan sa kanilang anniversary show. Pero bago yan, ang ating hashtag for today is hashtag Banana Sunday. Okay? S-U-N-D-A. Okay? Mga kapamilya, let's start with group number one. With Badji Ortiz, Jobert Austria, and Jason Gainza. Yeah. Kasama rin po sa grupong ito si Ryan Bang, na kasalukuyang naiwan sa Korea. Magandang araw po. Okay, let's call group number two with Sunshine Garcia and Aiko Klimako. Sexy. Hi, good afternoon po. Group number three. Please welcome JC De Vera and Jesse Mendiola. And for our last group, we have Poo, Mamang Pokwang, and Jan Brown. Hello po! Hi! Saka ang dan! Halika na. May pupunta ka na. May paggabay. Hello po! Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po! Guys, group pictorial muna tayo, please. We also have ating hello po, Direk. Direk Jamster. Ang pinakabogor. Director. At syempre, hindi po mabubuo ang Banana Sunday kundi dahil sa mga hardworking men and women ng Banana Sunday. Acknowledge po natin ang mga staff and crew. Woo! Ng multi-awarded gag show na Banana Sunday. And now for our first question, syempre ang unang magtatanong ay walang iba kundi ang D ng Philippine Entertainment, walang iba kundi si Maria Ethel Ramos. Hi Maria Ethel! Gusto naming malaman. Sana gusto namin malaman. Manay! Hey, hello po! Gusto namin malaman ang aasahan namin sa next summer. Naku, wala po. Para maiba lang. Oh, di ba? Okay. Manay, syempre, yung regular po namin ginagawa na pagpapasaya, pagpapatawa, lalo na po syempre at humahataw naman po ang rating namin. Yeah. Syempre po, pinagbubutihan ng mga writers at ng mga artista ang ating mga ginagawa. Kaya yung po maasahan nila, magigit lang po. Yeah, masaya yan ang mga bisita kami, mga kakaibang talagang yung akalain na nakuha namin sa kabila ng kanilang mga busy schedules. Aabangan niyo po yan ang bongga-bongga. Isa sa 8 years na napapanood ko dito ay si, maski nung sa, nung gabi ay si John Pratt. Gusto kong malaman, ano ang contribution na nagagawa ng Banana Sunday sa yung buhay at at saka sa iba pang mga main stage ng for 8 years, katulad ni Jason. Siguro po man yung like yung sabi nga namin, lagi namin tatamin sa rin namin, parang ano ba yung, kasi pag nasa taping na po kami, nag-enjoy lang kami, parang hindi kami nagkatrabaho. So tinatanong ko namin sa sarili ko, parang ano ba yung sekreto ng show? Ano ba't pa tayo tumagal ng 8 years, pa tayo nagustuhan ng mga kapamilya natin? May because siguro man ni Ethel, yung bond namin is genuine, talaga mag-ubarkada talaga kami. Na kahit may teleserye kami,
yung Thursday namin, sagrado talaga yun, na pag nag-taping kami, yun yung parang humihinga kami at para mag-enjoy kami. And sabi ko nga, pagka nina-drama ako, di ba parang nagtatrabaho ka talaga, umiiyak ka, seryoso ka ginagawa mo. Panibabalang na sa atin, parang puro kalokohan lang yung nangyayari. Sabi ko, ano bang nagagawa sa akin ito bilang artista? And then na-realize ko na nakapagbigay saya. Nakapagbigay saya sa ating mga kapamilya na nanonood sa amin na kahit na lahat ng times natin yata po, Maniete, yung napuntahan ng show na to na naging gabi-gabi na kami, Sabado, umaga, 9 a.m. naging tanghahapon, hanggang ngayon, Linggo na 2 p.m. So ang daming pinagdaanan ng show na akala namin na hindi namin kaya from God show na nag-live kami. May isa na lang hindi natin natadaanan. Ano ba? Pagkatapos ng color bar. Huwag naman natin sa natadaanan na yun. At yun siguro man ay, siguro more than din sa friendship ng barkadahan na to, siguro yung friendship din ng barkadahan na to ng mga artista doon sa director namin, sa team, sa creative, sa writer, sa staff. Kaya ang dali-dali po na pagka gumagawa kami ng sketch or gumagawa kami ng mga gags, nagko-contribute kami. Minsan doon na mismo lumalabas pag nag-blocking kami kung ano yung mas magandang gawin, more than sa script. Kaya yun yung masasabi kong biggest secret ng Banana Sunday kung ba't po kami tumagal ng 8 years. Si Jason. Yes po. Anong nagawa sa iyo? Madami po. Nagkarap po ako ng sasakyan. Gawa mo na Banana Sunday. Ako pa. Kaya maganda rin po. Nagagamit ko rin po yung tinatawag, tinuro po sa akin ni Direk na timing sa ibang pag-arte ko po sa teleserye, kumbaga po, itutulang ko po doon. Tapos yung mga units, nuances, I like that, I like that. Tapos ang maganda rin po, pag lumalabas po kami, for example po, nagpunta po kami ng mga Cebu, Davao, Bayabon. Kaya dito naman ito nila. Ang tago sa akin, dito po Jason, isang po, Tito Boy, Darla, Banana Night, parang ganun po eh, parang kumbaga, dinadaga pa rin po yung show po, talaga. At ako minsan po, nakikilala po, dahil po sa show na to. Yun po. Kaninong idea yung magkaroon live audience? Kanina ni Andy. Direk po. Direk po po. Nung nag-club mo pa tayo doon. Oo, parang yun yata yung napag-usapan na dito LC dati. Actually po, yung totoong kwento ng first time kami nag-live, yung mga audience po namin, talents po yun. Yung may talent po para panoorin kami. And then, kasi syempre parang first time po namin, hindi kami sanay mag-live, so yung mga live sketches namin. So inaabot din po kami ng mga 4 a.m. para matapos namin yung isang episode. Hanggang eventually, may mga nag-i-email na gusto manood nung pinalabas na yung banana sa banana, extra scoop pa noong time na yun. May nag-i-email na, so hanggang nakatipid na rin po kami na yung mga audience po namin ay talagang gustong-gusto na po kami panoorin. Kasi nakakatuwa po yun, kasi nakapag-reaction. Kasi na po nagbabayad. Hindi, wala nung hindi tayo nagbabayad. Maraming salamat ha. Thank you po, Manay. Hey, Manay. Okay, ang susunod na magtatanong ay ang nag-birthday din last month na si Alan Jones, Alani. Birthday ni Alan! Birthday ni Alan! Ngayon, let's get out! Happy birthday, sex bomb Alan! Wala ang paki, wala ang paki? Meron ba na yun? Oo, tatanong ko. Si ano, ang talaga original from the very beginning, si Angelica, no? Tanala po yung natira talaga. Oo, ba't wala siya? May sakit po. Kasi dahil kakatapos lang nung movie niya, susunod-sunod, promo, ulan ba? Nakalimutan po umi nga. Tsaka made in Taiwan po talaga si Angel. Madali po talaga siya magkasakit. Pero prati, bigyan mo kaming history. Nag-start to bilang banana, ano nga, Sunday? Banana Street lang po. So all girls lang po talaga yun, yung nagsimula yun. I think ang kasama nun sila Valerie, Roxanne Gino, Christine Reyes, RR, all girls po. Pang araw, ano yung weekly yun, diba? Weekly ba siya? Every Saturday lang yata. Oo. Tapos? Tapos, after a year, pumasok na po, nag-reformat. Pumasok na ako, Parikoy, si Zanjo, Jason, and then si Mamang Chasi, si Pooh. Tapos doon, yun na nagsimula na. Banana split pa rin yun. Apo, banana split pa rin. Tapos naging daily pa kayo, naging nightly. Naging daily, hanggang may Saturday. Daily servings. Daily servings, extra scoop na sa banana. Afternoon delight. Banana night. Next na po namin banana cube.
Ang galing nung wala, naging umaga, tanghali, gabi, lahat na weekly at daily, no? Ang dami nang napuntahan ng show sa 8 taon. Ayun, so okay. Anong magaganap sa Kia Theater? Ano yung pasabog niyo sa anniversary kit anib niyo? Well, isa po sa mga pasabog, well, bukod dun sa mga ginawa ng mga creative team namin na mga sketch na talagang hanggang 2 weeks pa lang yata ginagawa na nila, kasi syempre we want this anniversary to be really funny and special. And siguro nagkaroon kami ng groupings and gumawa kami ng mga ideas to do a production number. And kanya-kanya kaming hatak ng mga special guests. Pero hindi nila alam kung sino yung mga... Hindi namin alam kung sino yung mga hinatak namin ng mga special guests. Kasi may mga surprise na celebrity guests. Yes. Ah, talaga? So ikaw talaga nag-invite ko sa guests nyo? Kami hindi sa amin. Tapos gagawa kami ng mga BTR and production number na siguro mga 5 minutes. So hindi kayo nagkakalaman kung sino yung mga... Wala po eh. Si Sanju ba? Part pa rin ito. Minsan lumalabas pa rin siya dito, di ba? Yes. Forever naman siya part ng Banana Sunday. And actually sa Kia Theater, kakasama namin siya kasi gagawin namin ulit yung Brand Grow Brew. Tapos yung nag-add kami ng mga bangingi, may mga ganun kami mga surprise na. Okay, thank you, Jan. Kaya ano, Mama, Pokey? So, Mars, ikaw kahit nagkaroon ka ng mga teleserye, nag-busy ka sa mga ibang ginagawa mo, hindi ka umalis ba dito sa show? Hindi eh, kasi bilang nagsimula naman talaga ako as talagang komedyante. Ah, komedyante ka ba? Oo, hindi pwede. Hindi na nga eh, minsan nakalimutan ko. Anyway, nag-enjoy din naman ako sa drama at napakita ko din naman na kaya ko palang magpaiyak. No? Oo. Diba? Pero kasi kailangan ko ito eh. Kailangan kong comedy, kailangan kong banana. Kasi doon ako nagsimula bilang komedyante. At saka dito ako humihinga ng bonggang-bongga ng tawa, saya, baliw-baliwan lang. Kasi alam niyo naman, pag sa teleserye, seryoso, kagaya nga sinabi ni Jan, parang wala kaming gagawin ko, kundi seryoso ko sa craft mo, iiyak ka dito, kailangan ganyan, ganyan. Pero pagdating talaga sa set ng banana, ito na tayo, ito na yung, di ka na, baliwan na, at saya lang. Bukod sa miswerdo kami, masaya pa kami, gano'n. Ang parang pinaka talaga nagtatak dito ng ano, yung kay Boy Abon, kay ano, no, kay Boy and Chris, na kay Angelica Kay. Si Jason talaga, parang yun ang nag-launch sa kanya bilang ano. No, yes po, yes po. Nanalo. Oo, yes po, yes po. Di ba nung ano, si Jessie tsaka si JC yung pinagpa-partner? Apa. Ngayon parang naagawan ko si... Ba't ikaw na kinapa? Oo. O di ba sa ano, abroad nakita ko kayo pa rin ni... Parang na-develop na yata si JC sa'yo? Hindi ko pa lang sa kanila. Baby girl. Ano ka, baby girl? Baby boy? Oo, wala na ano, naayos lang, nabuo na lang. Direct jump po ang may gawa, magagawa niya. Ayun, director yung may... sombrero. Siya po ang nag-ayos niyang baby boy, baby girl, baby love po na yan. Pero ang totoo po niyan, love triangle po talaga kami. Si Daisy, si Jessie, at saka ako. Ganda mo doon, no? Level kayo ni Jessie doon. Oo, nagkaroon na lang ng mga ano, antare, di ba? Leveling. Nagkaroon na lang ng maraming mga sangka, maraming mga characters sa mga lumabas. Iyon. Ano yung pinaka-ano? Sa tingin mo, bakit tumagal lang ganito yung show po? Siyempre, isa ka naman talaga rin sa nagdadala rin itong show. Ang formula lang naman kasi talagang sobrang open lang kami sa isa't isa. Pag mainit ang ulo ng isa, alam na nila. Pag ma... Sino yung madalas uminit ang ulo? Oo. Tawin pala. Bakit ako bigla? Parang ngayon. Hindi. Kasi jet lag. Hindi sabi mga may mga times kasi na hindi rin talaga ano, basta sasabihin mo lang. Ano, sobrang open lang lahat. Di, aminin nyo natin, dati po, ako talaga yung... Pag alas 12 na naman daling araw si Mama. Oo. Let's do this! Ah, talaga? Nag-iiba na yung itsura mo? Ano? Ay, mo-work na ako. Kasi naghahanap na siya ng kama pag 11:30. Pag alas 12, hindi pa na ibigay sa kanya, magwawala na siya. Well, sabi ko nga, ito yung pinakamaganda sa grupo kasi alam namin kung, hindi naman lahat kami perfect. Alam namin kung ano yung ugali ng bawat isa. Alam namin pagka mahirap, napipiko na si Jason. Tsaka itong grupo na to sa 8 years, ang dami pinagdaanan. Like, for example, ako, nasaktan, umibig ulit. Kinasal, nagkaanak, lahat sila saksi doon sa 8 years sa journey. Dito kayo nasaktan ni ano, no? Marami po! Manakit sa akin. Speaking of nasaktan, no? Dito yung naganap yun, di ba? No. Ngayon lang po kagandaan sa grupo ito. Kahit personal na problema natin, alam talaga. Tatawagan ka, ano, okay ka lang, punta ka namin dyan. Yung iba nga, tatalo na eh. Yung iba nga, tatalo na, nag-iitas na. Uy. Oo.
O, tapos, po, ano yung, ano, ikaw yung madalas ka mag-impersonate din ako sino-sino eh. Marami! Kabili talaga yung mga, sino yung favorite mo, top 3 mo, pinaka-gusto mong inano mo, ginaya mo? Na, yung Binay, tapos, Manny Pacquiao, nagmang-bato-bato ako. Actually, napakarami ng karakter na pinasuot nila sa akin. Oo. Kamukha mo yun, no? Bato-bato. Oo, pag nag-costume kami. Mga sinaulo lang kasi talaga yung mga creative namin. Oo. Ay, ganun lang sila. Saka isa ring revelation sa grupo na to, si Baji. Oh, yes. Na ang dami niya kamukha, wow. From Tita Susan Roses, oh, okay. To Dilima. Si Trump, kamukha niya si Trump, abangan nyo. Talaga ba? Nagawa na yung dati, kaya ngayon, looking forward ako na gawin niyo ulit. Wow, may bago, Trump pa. Ayusin natin yung mga ano niya. What else kid, ano, Jesse at JC, kamusta yung ano, parang, ano naman kayo sa comedy, no? Comfortable naman kayo mag-comedy dito sa grupo na to? Oo naman po, nung unang pasok pa lang namin, naging comfortable naman. And then, talagang, ano sila lahat, very warm sila, mag-welcome, and everyone is very lovable talaga. Kaya hindi mahirap pakisamahan. Kaya siguro, naka-gel kami kagad ng mabilis din, kasi lahat sila mag-welcome. Tama. Tama ba? Nasabi na niya lahat. Tama. Nag-enjoy ka, JC, na nagpapatawa-patawa. Nung una po, nahihirapan ako. Ah, talaga? Opo, sobra. Pero nung tumagal na, sila yung tipong pamilya na kapag alam nilang nahihirapan ka. So, yun, nagkaroon na rin ako ng mga projects na nalalapit din sa comedy. So, dahil din sa Banana Family, naging sanay na rin ako pati sa timing and everything. So, ngayon, hindi na siya trabaho pag magkakasama kami. Nagiging stress relief na siya sa amin. So, yun lang naman. Masaya naman. Parang sumeryoso na ikaw yung sumagot, no? Yun nga eh. Kaya nga, di ba, tama? Kasi si Jesse dati nung nag-start siya sa Banana, parang syempre hindi siya sanay mag-comedy. So, nung sumali siya sa grupo namin, then ini-embrace namin siya na parang okay lang kasi siyempre baka na-depression. Si JC kasi may background na siya sa comedy eh. Oo. From madami na yan na gawang comedy shows. Sa ibang stations. Sa ibang network. Then, pero si Jesse kasi talagang una nahihirapan. Hanggang eventually ngayon lumalabas na siya dun sa shell niya na naging comfortable na siya. Jumigel ka na, ano, Jesse? Nakikigel ka na sa grupo? Na, parang lumalabas na rin kabaliwan mo? Minsan po. Ay, sobrang baliw yan si Jason. Ay, sobrang baliw. In what way? Ano, practice? In a good way. In a good way. Gym na lang tayo, no? Gym na lang. Tsaka isa pa kaya lang, ito yung mga secret weapon namin na dito na lang din nag-bloom, like si Aiko and si Sunshine. Sa problema namin ngayon sila, sobrang galing na umarte. Like for example, sila, nakakalimutan na sexy sila na yung nagiging comedy actors na sila. So pag kami binibigay sa kanilang role, English, diba? Mga English. Then yung mga, forte nila. And ang sikat weapon namin, si Jobber. Dahil ngayon si Jobber, talagang on and off cam, siya rin talaga yung energy ng grupo. So talagang, bangon na bangon yan. Sobra yung pagbangon ng tao. Happy birthday ni Jobber! Happy birthday ni Jobber! Ba't bumagsak ba siya? Untik na! Taas mo eh. Taas mo sa ano. Ano po siya? Sa amin po, siya po yung nakatawid. Akala namin hindi makakabalik. Nakatawid? Oo. Eh, nakabalik naman pala. Kaya okay lang. Oh yan. May ano pa, may... last na. May sinitang na question dito for Jesse. Mag-guest daw soon sa inyo si ano, si Angel Oxine. Oh. Hindi pa po ba nag-guest? Ay, hindi pa. Ay, ano ba? Ay, hindi pa. May impersonator lang. Hindi, para pag nag-guest, ano, i-welcome mo siya sa show bilang isa ka sa mga ano. Tinanong ko nga po eh kung hindi pa po kasi supposedly dapat nag-guest po talaga siya. Oo. Nagkataon po yata wala po nung day na yun. Hindi mo naman sinadyang wala ka. Hindi po. So hindi pa natuloy? Hindi po po. But ever, hindi ka naman mag-absent. Bakit naman? Charing lang. Hindi naman po kung may hawak ng show eh. So susunod lang din naman po. Oo, i-welcome mo ba siya? Why? Yes, of course. Ayun. Wala namang issue sa inyo na... Kayo po. May issue. Ay, parang meron. Ay, parang meron. Wait lang. Sabi ko sa inyo, baliw ako eh. Minsan. Oo. So, handa kang halimbawa magkayo yung mag-eksena, ganyan, mga gags. Baka po mag-drama. Di ba, ayaw niyo po ng drama. Hindi naman. Gusto rin naman namin kung kayong dalawa.
kaya ko ba mag-ano? Marunong na yata mag-comedy si Angel. Kasama ko sa Toda Max, di ba? Ay, oo, oh, 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 nag-sitcom na siya, di ba? Yan, si Shin, okay. Okay naman sa'yo, Jessie, if ever. Bakit naman po hindi? Oo, di ba? Pangit naman pag sumagot ka ng hindi, di ba? Hindi okay sa'yo. Oo nga, pangit naman yun sa tanong niyo. O, yun lang naman. Push pa natin yung kuya alam. Okay, hindi na. Okay, thank you. Push pa natin. Ay, buturan kang tanong na yan. Alam, di. Okay, we have a question from Glenn Sibonga. Glenn? Yes, good afternoon. Kay Sir Riley o kayo sa In Front of Production. Although marami ng pinagdaanan na titles, ano yung nagtulak sa inyo para baguhin ulit bukod sa 8 years na nga? Actually, yung Banana Sunday is a title lang for the celebration. Dito ang itatake namin for the theater. So it's a 2 Sunday episode on November 20 and 27. Para lang siyang special title yung celebration of Banana Sunday's 8th anniversary. We're not changing. So ano, Banana Sunday pa rin na. Yes. Yun lang pa. And then kay ano, happy birthday, Jobert. And kay Baji. Thank you po. Kasi kayo yung although lahat gumaganap, nag-i-impersonate, kayo yung gumaganap, nag-i-impersonate ng yung pinaka-controversial. Of course, si Laila De Lima and si Jobert, si Digong, si President Duterte. Hindi ba kayo kinakabahan or ano yung nararamdaman niya sa tuwing ginagayin? May pagkakomedyante rin naman yun siguro dahil sobrang dami niya ng ginagawang at siguro nakakapatawa ko siya. Pero wala ka nang nakabaw, wala ka pa nang kukuha. Nakabaw ka ba, Sober? Wala ka nang kukuha ang feedback. Formal? Wala naman po dahil comedy naman po yun eh, di ba? Pag pinatawag na ako sa Malacanang, titigil ako. Bad year. Ay, mga right. Wala namang negative feedback sa me personal comedy mo. Actually, lahat nung nakikita ko, natutuwa pa nga sila. Oh. Siguro nga, dahil natatawa sila kasi medyo kawig ko nga talaga. Hindi na lang mo pa yung character hanggang sa Home Sweetie. Oo, nag-isip sa Home Sweetie. Tapos may... Walang takot eh, kasi may tiwala ako sa creative team, sila may gawa-gawa. So, alam kong maganda. Eh, si Baji yun sa kasi po kasi, they attend talaga creative team. So, nandun lagi sila pag may meeting. Tapos yung Jobert, nakaka-touch yung yung birthday celebration. Birthday celebration ko na kaya. Yung Sunday. Parang dun na i-ano sa mga tao kung gaano ka close ka dun sa mga sa cast. May nasabi ka dun ng mga pinagdaanan. Pwede mo bang i-relate sa ito yung mga issue? Ay, hindi naman po lingit sa mga sa mga tao din. Na news naman po talaga, di ba? Nag-drugs ako matagal. Kaya nga po ako nawala ng trabaho. Ayun, hindi ko naman tinatago yun kasi at least kahit pa paano ngayon kaya kong sabihin na pwede akong maging ehemplo ng mga ibang gumagamit, di ba, na o kaya palang magbago dahil suportado nga ako ng mga tao. Nakatawid ka kumbaga, sabi nga nila. Oo. Kung alam ko lang na ganito, hindi na ako nagbariyap. Dito na ako nagbariyap sa Banana. Ang dami nga po ang pasok ngayon, di ba? Nagbariyap sa Banana Sunday. Pero blind tulong po din sa akin. Jobert, bakit ka daw pumasok sa nag-drugs? Bakit ka nandiyo? Katulad din naman po nung ibang alas karamihan po, di ba, pagka galing ka sa walang-wala, tapos biglang nagkaroon ka ng nagkapera. Isa sa buhay, minsan napupunta ka sa ibang mga barkada eh. Sumasama ka ng mali, pero mali nga yun. Tutuloy na ako ngayon, namimili na ako ng kaibigan. Isa rin ba sa pinag-alala mo yung mga balibalita na yung mga natutukhang nakapit na nagbago na daw yung iba? Hindi pa po presidente si Duterte, tumigil na ako.
magti-3 years na akong muli. Marcos pa lang po siya. Wow. Congratulations. Yan ang dama na yun. Everyone deserves a second chance. Yes. May phony. Phony. Nung nag-commit ka ba ng suicide, under ka na influence ng drugs? Opo. Yung ano, tatanong ka sa Sogo, di ba? At least ano, maganda na ngayon, di ba? Yes. Maganda na nangyari. At saka tutok po kami sa kanya, parang nagsasalit-salitan. Ah, binabantayan nyo talaga siya. Oo, bantay. Kasi may mga mali pong nasasamahan, gano'n. So sabi ako, kung gusto mong bumarkada, dito na lang para hindi ka na lumayo. Tama. Dati kasi parang naka-isolate pa siya, nung mga nag-start-start sa amin, may sarili siyang mundo, gano'n. Pero nung nakuha na namin siya, okay na siya. Ayun. Si Angelica yun na nagbabantay sa kanya, si marami. Actually, lahat kami nagbabantay. Kumusta? Check. Ganon. So, Jobert, ano masasabi mo doon sa sabi ni Angelica, ano, handa raw siyang ibuwis yung buhay niya, handa siyang mamatay para sa'yo? Ganon din po ko sa kanila eh. Iba, siguro, ano, mararamdaman mo naman yun kung ganon yung tao sa'yo. Siguro, ganon din gagawin mo, pagkaibigan mo. Diba? Maraming salamat sa kanila. Napasalamat ako kasi, marami din nakakala pero halos palagi kami magkasama nun. Marami kami mga napag-uusapan, hindi sa showbiz pero bilang magkaibigan. Learnings na lang sa mga pinagdaanan mo? Magpasalamat ka sa mga blessing na nakukuha mo tapos huwag mong abusuin. Maging responsable ka sa binibigay sa'yo. Ibigay sa'yo blessing. Kala ko lalagyan ng scoring. Parang may naririnig akong konti. Yan, thank you, Jobber. Ayan, kaya ano naman kay Aiko sa Shine. Siyempre, ano, mas nakilala kayo bilang, ano talaga, magagaling na dancers. Although nadadala nyo pa rin naman sa mga production numbers, di ba? Pero ano pa yung naibigay sa inyo ng Banana Sunday? Ako mas naging, ano, sweet na tao. Ayun! Sumigil ka nga dyan. Ayun, may, ano, ayun ng Mayora. Mayora! Hindi, sa akin, mas siguro, kumapalang yung mukha ko. Mas dito rin nagka-love life yan, eh. Ha? Dito rin sa banana nagka-love. Cobra na nga. Mas naging happy-happy lang ako. Yung gusto ko lang magaan, gusto ko lang good vibes lagi. Tapos nagkaroon ako ng mga trabaho din at nakapunta ka ng ibang bansa. Ganun yung naibigay sa akin ng banana. Rakit-rakit. Tsaka gumanda ako, alam ko. Ganun din po sa akin. Si Bakla, what is this what to bear? Yun na siya. Mamahalin mo siya kung ano siya. Mamahalin ka rin niya kung ano ka magtrato sa kanya. Yun yun. Ganun siya. Ganun si Pakla. Pero magpa-participate siya sa ano sa anniversary? Yes! Kaninang grupo siya? Actually kaya siya hindi kami mag-group. Yung tinawag po kanina, actually yung po yata yung grupohan namin. Sila, si John Pras, nasama lang sa amin dalawa kasi kami dalawa ang magka-grupo. Silang dalawa ni Brandy. Tapos silang dalawa. So yun po yung pag-hati-hati ng grupo namin by group. Sasama po siya. Actually kaya wala po siya nga, nagre-rehearse po siya mag-isa. Sila mag-isa. Thank you. Congratulations sa ka-happy anniversary. Thanks. Thank you, Glenn. We have a question from the editor of Bulgar. Janice. Hello po. Good afternoon. Unahin ko na po si Derek. Derek kasi, Derek Frasco, isa sa mga... Derek Baji. Isa sa mga talagang nabangan din dati, yung Hugot Lines. Yes. Diba? Yung Hugot Lines, ba na yan ay scripted? Or may sariling hugot ang mga ano? Actually, scripted siya. Pero pag on the set, pag binabasa namin, pag naka-isp yung cast na mas maganda hugot for the script, pinapasa namin. Hindi naman ano, kumbaga hindi siya, hindi hugot na lang na galing kunyari kay Sunshine na kasi may guide na, may guide. May script talaga, may guide. Pero may import ang mga celebrities. Minsan. Oo. Yung sa part ni Angelica, hugot niya ba yun? Ay, yun, hindi. Kumbaga, nagkataon lang na
meron siyang mga tawag sa babae lang ako. Nagkataon lang na may hugot kami, tapos ganun yung nangyari sa kanya. So kahit anong hugot, pumapasok sa kanya. Kahit anong hugot na gawin sa kanya, parang pasok pa rin sa... So walang intentional na pinatutungkulan yun? Wala, scripted lang. Scripted ah. Si Jan Cross. Jan, kasi masyado kayong close ni Angelica, di ba? Dito lang kayo naging close sa Banana Sunday. Dito kami naging sobrang mag-best friend sa Banana Sunday. Pero matagal, bata pa lang kami magkakasama na kami. Ang TV, GP. Pero hindi kami close noon, magkaitigan lang kami. Hanggang, sila ni Camille. Sila ni Camille talaga. Pero ngayon, mas close na kayo. Kasi mas pares pala kami ng utak. Masyado matagal daw si Camille para sa amin. So hindi mo siya pinagsisilosa ni Liv? Paano naiintindihan ni Liv yung relationship niya ni Angelica as best friends? Sobrang love na love ni Liv si Angelica. Actually, parang si Liv lang yata yung hindi nagselos kay Angelica. Kaya siguro, siya yung pinakasalang ko rin. Dahil, para sa akin naman, kung may dapat pagselosan sa amin Angelica, eh dapat dati palang atinray ko siyang ligawan or ano. Pero kasi talagang very, yung friendship namin sa sobrang sagrado and talagang tratuhan namin is magkakaroon. And, kaya ngayon, si Liv din, mahal na mahal siya. Pati si Angelica, mahal na mahal din ang sawa. Kailan mo na-realize na hanggang friends lang kay Angelica, hindi mo siya pwedeng ligawan? Simula nung naman. Nung hindi mo kaibigan naman kami. Never naman kami nagkaroon ng ng romantic, kandiri. Parang awkward. Parang awkward yung pinag-usap. Pero never naman kami nagkaroon. Hindi naman kandiri na. Maganda si Angge, pero talagang lang talaga kami. Very, magkapatid mo. Kaputol talaga. Ngayon lang ako sumagot ng ganito sa mga kaibigan namin. Parang may diri factor. Isa pa dyan, mag-guess ba dito si Mary at si Jason sa anniversary episode? Hindi, busy daw po sila. Pero sa susunod siguro. Ako naman. Okay na kayo ni Jason. Matagal ko na siya napatawad. Ay, hugot pa yun ah. Wala naman, ano ba dapat? Okay na kayo ha? Okay naman, oo. As in, naibalik na yung friendship? Hindi na kasi bira naman kami nagkikita, pero nung nakasalubo ko naman siya sa hallway, talagang nagpatian na naman kami. Pero, pasuntok, tete dyan. Nagpatian na naman kami na, musta ka, pa! Nagpatian naman kami na kinamusta ko pa yung anak niya, kinamusta ko rin yung anak ko. Actually, may anak na ako na nagpatian. And naman yun sa tingin ko naman, well, sa personality ko naman, pag madali naman ako magpatawad. Lalo na pag di mo maintindihan kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay. Eh ako na lang naiintindihan. Last bago pumunta kayo, Papa. Kasi dati parang nagpabalita na may balak ang lumipad. What made you decide to stay here in ABS-CBN? Well, isa sa pinaka mahirap na decision sa akin yan talaga before. Talagang alam nila yun. Alam nila na munting na talaga akong mag-last episode with them. And hanggang sa... talagang mahirap yun for me. And siguro lang nung... Siyempre, wala naman ako sa position to decide if I'm gonna stay or I'm gonna leave. Siyempre, nung sinabi ng management na they want me to stay, sobrang hindi na ako nagdalawang isip kasi parang bahay ko to eh. Kumbaga, 24 years na ako nandito sa ABS. Ito lang alam kong network. So, nag-counter-offer sila? Nag-counter-offer ang ABS? Yes po. Swerte ka, ikaw ito. Ay, syempre naman po. Sana naman. Diba, kasi may miss ko sila. Kaya nga, ibig sabihin important star ka kasi hinabon ka. Oo, salamat. Kaya wala kita talaga pala salamat ko talaga sa ABS-CBN. Dahil hanggat maaari sana akong pwedeng dito na talaga ako mag-retire, gugustuhin ko yun. May hihintay sila, sino daw yung hindi inaabot? Go! Kasi ko lang po alam. Kasi daw presyo yun. Chris! Kay Mamang Pua. Kasi napabalita din, di ba, parang early this year na magkakaroon ng proposal. Ano nang update? At kung sakali mag-i-stay ka pa rin ba sa Banana Sunday? Ano po? Hindi na. Actually, last March, na-meet the parents ko na. So, Talaga. Umarte.
gusto ng English. Akala ko ipamamatay ko na yun eh. So lagi na ako tulog, jet lag. Busy yung talk to your mom. Tapos, tapos itong January ulit, next year, darating na sila dito. Sa, hindi ko alam anong ganyan. Pero yun, masaya kami. Enjoy lang kami ngayon. Kung ano yung meron kami ngayon, sobrang masaya lang. Yun ang importante, walang stress. Nakakadagdag siya sa akin ng inspirasyon. Walang, alam niyo yun, yung dati sumit-sumit ko sa trabaho, pag ano yun. Pero ngayon, syempre. Kung may labay. Oo, may ganun. So, lang. Tignan natin po sa January pagdating ng mga pamilya dito. Pamamanhikan. Ha? Pamamanhikan. Pamamanhikan. Pero ano? Pero huwag mag-assume, masama yun. Diba? Ito yung nakuha mangyari. Pero gaano siya ka-supportive sa career mo? Ay, sobra naman. Oo, tsaka talagang ano sa akin yung nagagalit siya pag umaalis ako na hindi kumakain. Alam niya, oh, papasok ka, anong oras ka na naman uuwi, tapos wala na naman sinura mo. In fact, yung hospital kagabi. Oo, yung English yun, siyempre. English. Paano pag English? You know what, baby, I'll go eat. So tuloy-tuloy ka lang, hindi iiwan ang banana sa akin. Hindi. Sabi ko nga, pag nagkaanak kami, yun ang mga next batch ng mga anak namin. Mga abo-abo na chops. Going bully. Hindi pwedeng, alam nyo, hanggat maaari, kahit ano pa siguro yung mga dumating kong proyekto sa ABS-CBN, hanggat maaari, ayoko kong mawala sa banana. Gusto ko dito ako. Mas pipiliin mo yung banana? I mean, siyempre, the more the merrier trabaho, di ba? Lalo, ako may binapme, ang sakit ng tuition ko sa likod ng mga anak ko eh. So, kailangan ko ng maraming trabaho, pero ang banana, hindi ko po pwedeng bitawan. Hindi lang po dahil sa trabaho, dahil sa mga katrabaho. Family. Okay, thank you, Mama Cox. Yes. Kay Aiko and kay Sunshine. Okay na kayong dalawa. Intriga ako, magkatabi pa kayo eh. Okay na kayo. Ah, meron ba? Bakit ba? Meron ba? Wala lang yun pa. Di ba na-issue kayo dati? Iba yan tayo, iba yan. Ibang dancer yun. Kahoy pa kayo ah. Hindi. Dahil kay Alex. Ay, hindi po yun. So kayo dalawa okay. Sobrang okay po. Pero okay na kayo. Okay na ba kayo? Dahil kay John pala yun eh. Last na kay Jesse tsaka kay JC. Jesse, JC, yung, di ba kayong magka-love team dito? Yung parang yung sa baby ano? Ay, sila po. Pero yung dun kayo pa kayo love Brian eh. Eh, palang po ako. Bakit ano, hindi kayo nagka-develop at kahit lagi kayo magkasama dito? Bakit hindi kayo na-develop sa isa't isa? Kayo'y laging magkasama dito? Ay, hindi bagay po. Bagay na bagay paro yung name nyo, Jesse at JC. Nauna na po silang mag-love team, sumingit lang po ako. Sila po talaga ng love team sa baby lang. Ano yung pangalan nyo po? Ganun. Pussy. Mas maganda daw pakinggan yung pussy kaysa sa JC JC. Ayun, sila yun. Paano ka napapayag na maging mga agaw? Ha? Dito? I love triangle kayo. Oh, isang beses lang po ako ng agaw dun sa ano. Oh, isang beses. Oh. Pero sa ano lang yan, ha? Sa TV lang yan. Ay, yes, of course. Hindi ko naman kaya yun. In real life, never. Never. Push natin to. Go. Tapos, Jessie. Sa dami ng baba sa'yo, paano ka nakaka-arte na parang wala kang problema pag nasa banana ka? Kasi marami rin po nagtatanggol sa akin. Yun, like? Maraming nagmamahal sa akin. So, maraming like, gusto ko nagpro-protect ng mga bashing na yun. Bakit yung buong banana family po, sila nagmamahal sa akin. Kaya masaya naman po kami dito. Kaya hindi namin i-entertain yung mga bad vibes na hate or bashing, ganyan. So anong feeling na may nagtatanggol? Na may isang porsigidong magtanggol? May isa talaga. Sino yung isang yun? Sabihin na natin. Si Luis! O, diba? Nakalang. Diba? Sa'yo.
tinatago daw sa initials na LF. Tinatago pa niya rin, sinabi ko na. Ano yun? Ano feeling na may isang nagtatanggol sa'yo? Ano, hindi ko tinanong kung ano ako maramdaman ko doon. Kasi kahit siya sinasabihan ko na wag na. Pero siguro may mga bagay lang talaga minsan na hindi napipigilan. Kapag napipikon na, yun, doon na sumasagot. Pero hindi naman lagi. Siguro pag sobra lang talaga. Ikaw never ka napikon? Napipikon minsan, pero sa dami-dami ba naman, lagi ba akong mapipikon dapat? Eh tinapagod ako, sayo yung energy. Ibigay ko na lang sa pagiging masaya yung energy na yun. Sige, good luck sa... Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Alright, thank you so much. And at this point, we would like to thank our kind sponsors. Dr. Anna Bondoc of Anna York Flowers for the Ecuadorian Roses, Heartshot Photo Booth, Iconic Statement Socks for the giveaways, House of Polvoron for the giveaways, Gilden Shirts, and also we have Tita Pinky of Fernando's Bake Shop. Guys, any message to our friends from the press? Sa ating anniversary. But before that, we'd like to meet Jeff Fernando. Jeff, happy birthday. Jeff, happy birthday! Melissa Alma, happy birthday. And Blessing Serrera, happy birthday. And thank you, Jeff. Okay, so, mula po sa Banana Sunday family, advance po rin papasalamat yung sa inyo dahil sana po tulungan din po kami na ikaw po magandang balita sa anniversary namin sa Kia Theater next week. November 17. At nagpapasalamat din ako po kami sa lahat ng mga kapamilya na tumutulong talaga at sumusuporta sa amin. Dahil wala naman po kami ibang kagunti seryoso magpatawa sa ating mga kapamilya. Ayan po, Banana Sunday, 8 years ago po. Airing po ito ay November 20, part 1 and 27 po, part 2. Abangan po rin yan pagkatapos po ng ASAP every Sunday. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Banana Sunday sa 8 taon nating pagkakaibigan. 8 taong katotohanan, 8 taong kasiyahan, 8 taong pagkakaibigan. Happy 8 years anniversary. Thank you po. Thank you so much. Salamat po sa inyo, Paras. Best actor, JC. Wow. Congratulations, JC. You're the best actor in cinema. Maraming po supportahan nyo kami sa anniversary. Maraming salamat po sa lahat ng mga Sunshine? Ayon sa November 20 and 27 po ang part 1 and part 2 ng Banana Sunday. Sana po makapanood kayo at suportan niyo po sana ang Banana Sunday. Maraming salamat po. And Aiko? Ayan, thank you very much po at sana suportan niyo po yung show namin. Thank you. And of course, Beauty and Brains personified, Jessie. Sino yun? Yun po, Banana Sunday. I'm sure may hashtag sa araw na yun. Sana po abangan nyo ang aming pasabog, ang mga grupo namin ay naghanda para sa inyo. Maraming salamat sa pagpunta na yung hapon. Kita kayo sa mga kapamilya on November 17 and maraming salamat sa inyong pagdalaw ngayon. Salamat po! Happy anniversary!